Soundcheck, test mic, soundcheck, test mic. Welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress po ang all button para palagi po kayong ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So let's start, no? So by the way, don't forget to follow my account sa my Investagrams. So paka-search lang po Stock Play, then click the follow button. Ayan. So number one po natin is APL. So based po dito sa ating weekly chart kay APL, so this is very bad. Diba? So, bakit po natin nasabing very bad? Okay? So, kung papansinin po natin kasi, so, this candlestick is so, bearish engulfing yan, ano? Bearish engulfing candlestick. Okay? Though si weekly chart is hindi pa naman tapos at meron pa tayong ano ba ngayon? Meron pa tayong Friday, di ba? So bukas tignan natin. So sabi natin bearish engulfing ba candlestick. Yan, so ipapakita natin guys, no? Bearish engulfing candle pattern. So ito yan guys, right here. Okay, so ito siya guys. Hi everyone, this is a short video of what is a... Ay, video pala. Ay, de, balik tayo. Ay, nababalik ba yun? Hindi ata nababalik. So anyways, i-search na lang natin ulit na bearish engulfing pattern. So let's say ito. O ayan, so ito siya guys eh, di ba? So yung last candlestick natin, ayan sa may price action natin, isinakop yung previous candlestick, ano? Yung pinaka body. And kung i-check natin yan, so very obvious. Ayan. So tingnan natin bukas kung ano yung mangyayari dito kay APL, ano? Ayan yun. So bearish, no? Nagbabadya siya. So what about naman sa daily chart? So check natin dito. The same lang din, binuhusan eh. O, diba? O, ayan, no? So siya po ay nag-retest dito. Okay, sa may ituktok. Which is around sa 0.45 pero binuhusan din kanina. O, ayan. So hanggang dito guys, no? 0.3. So para mas makita natin yung pinaka-trend ng APL, so punta tayo sa lower time frame. O yan. So dito po tayo mag-focus sa 1 hour chart. Yan sa may price action niya, no? So base dito, wait lang. Ayan, so mag-adjust tayo ng ano, no? Ng trend line. Okay, so i-adjust natin na konti. So based po dito sa ating 1 hour chart. Okay, so kahapon sabi natin, so this is tweezer top, no? Ayun, which is bearish. So nag-play out nga, then we have here 3 red candlestick. So 1, 2, tapos 3. So sa part po na to, this is a 3 black crow, no? 3 black row yan. Ayan. So para sa mga bago, edi search natin 3 black rows. No spelling ng 3 black rows. So ito siya. Wait lang. So hanap tayo ng ano, ng pattern.
Ito. Diba? So, ito po siya, guys. So, we have here the three black rows. Diba? Sunod-sunod na red candle, ano? And kung papansinin natin si PHA tuloy. Si APL. Ayan. So, very obvious. So, three black rows. 1, 2, 3. Tapos, dito sa part na to. Ayan. So, nag-print out naman dito, guys, ng tweezer bottom. Okay. So, possible. So, this is a reversal, no? Ayan. So, tignan natin. So, sa part na to, okay, pwede rin nating sabihin na siya ay, anong itawag dito? Bullish Harami candlestick. Ah, diba? Ayan. So, yun nga lang, guys. Yung ano natin dito is nag-retest dito, eh. Yan sa may trendline natin, ano? So, trendline kasi to, eh. Ah, diba? Oh, ayan, para mas makita natin, ano? So, we have series of touches. Right? So, 1, 2, 3. Ayan pa. Okay, so trendline yan, guys. Ano, tapos nag-retest nga ngayon. Ayan. So, bukas. So, tignan natin kung magbe-breakout dito sa may trendline, ano? So, possible target natin is eto, 0.37 to 0.38. Ito yung first target, guys. First target. Ayan. Tapos, so, sa baba naman, edi, syempre, yung support, no? So, medyo matigas na support dito is malapit dito, guys. Sa 0.29. Okay. Ayan. So, malapit po dito. Ayan, 0.29 to 0.3. So, dyan yung support natin, ano, kay APL. So, tignan natin to, no? Right? So, binuhusan, eh. So, from here, okay, sa may ituktok, so, ilang percent yan? Oh, 33%, ano, pero naka-ano naman siya, eh. Nag-bounce naman, diba? Ayan, so negative 25%. So, okay lang yan, ano? Tapos, dito naman sa daily chart. So, dito kasi bearish na bearish, eh. O, diba? Bearish, eh. Bearish engulfing dito. Ayan. So, i-check natin sa moving average. So, 50. 100. Okay, so okay pa naman, ano? 50, 100, tapos 200. Oh, good. Ayan. 50, 100, 200. Tapos kay cloud. So, medyo hindi maganda yung cloud natin yun kasi binuhusan nga, eh. So, bearish, ano? Ayan, no? So, si lower cloud, flat. Ayan. Tapos si upper cloud, so medyo flat din. So, what about naman sa ating mga indicators? So, dito, binuhusan na, eh. O, diba? So, binuhusan na yan. So, tingnan natin dito kung meron tayong support. So, i-check natin. Meron ba tayong support dito? Meron ba? Support. So, i-check natin, guys. So, bali sa part na to, pwede nating sabihing support, eh. No? Ayan, na. Series of touches kasi. Ayan, na. Diba? Pero, tignan pa rin natin, ano? So, be ready. Kasi, pagka di nag-bounce yan,
So ang possible next stop na natin is here. Okay, so medyo mababa. Possible dito. Dito, saan ba? Okay, around here. O, dyan, no? So, tignan natin, guys. Kung siya ay magbabounce or isa pang sell-off. Diba? So, dito kasi sa, ano natin, sa price action. Bearish na bearish, eh. So, possible pa nga na malaglag dito yan, no? Sa 0.28. And kung talagang bearish pa siya, no? So, bakit? Kasi, meron pa po tayo ditong gap up na hindi pa na-filled. Ayan, so, possible na ma-filled to, no? Ayan. 0.29, guys. Malapit dito. May uwang, eh. May puwang, guys, eh. So, possible. Possible lang po, guys, pero hindi ko sinasabing ma-filled dyan, ano? So, possible lang po. Ayan. So, dito naman kay MACD. So, medyo hindi maganda, eh. So, flat na si MACD line. Tapos, sa histogram is nag print out na ng lower high. So, based po dito kay MACD, si APL is bearish. Ayan. So, bearish yan. Pagkaganyan, ano? Looking bearish. So, what about naman dito kay volume? So, sell off. It's very obvious, ano? Sell off to, guys. So, si OBB is bumaluktot pababa. Diba? So, bali support natin dito. E di, syempre, eto, guys. Ayan. So, tingnan natin bukas, no? Eto si APL. So, nagkabuhusan, eh. So, since Friday bukas, tignan natin, ano? Ang karaniwang sinasabi, pagkado Friday is buhusan time. Ayan. So, tignan natin bukas kung ano yung mangyayari. Ayan. So, next po natin, ito si BSC. So, dito naman kay BSC. Wait lang. Wala, bearish din, guys, eh. Diba, binuhusan din sa part na to, eh. So, bali kasi meron tayo ditong 2 gap ups, no? Diba? So, ito yung first. Tapos, ito yung second. Ayan. So, sa part na to, so, ang possible support natin dito sa daily chart is eto. Ayan. So, dito po sa 0.93, ano? O, dyan, guys. 0.93. Pero, i-check natin sa weekly chart. Ayan. So, tignan natin yung significant support ni, ano, no? Ni BSC. So, mukha, okay, so mukhang wala naman kasi. Ayan, kasi all-time high to, eh. Hindi, balik na lang tayo dito, no? So, bali dito. Ayan, sa weekly chart. Ayan, so, possible ito, guys. 0.7, ano? Okay, sa part na to. Ayan, 0.7. So, sa daily chart, sabi natin, saan? Dito. Sa may 0.93, ano? Or 0.94. Basta malapit dito, guys. Ito. Support. Ayan. Tapos, yung significant support dito kay BSC is here. Sa 0.7. Nandiyan, ano? So, tignan natin. So, let's see. Bearish, eh, diba? Ayan, no? So, check natin sa 1-hour chart. Okay. So, possible nga dito. 0.93 talaga, no? Ayan. Tapos, sa moving average,
So 50, okay. 100, 200. Ayan, so okay pa naman. Okay, palagi natin i-update yan, ano? Sila moving average. Kasi pagka nag-converge yan, so sign na ng reversal yun. Diba? So dito, binuhusan na from here, okay, sa may top nya, 2.15 ba to? Okay. So ilang percent na yan? So almost 45% na, no? Negative 45%. So grabe guys yung buhusan dito. Tapos kay Cloud, so flat din yan dapat. Ayan, kasi ano eh, lower high eh, diba? Ayan. So bearish. Bearish po tayo guys. Tapos so dito naman kay ano, kay RSI. So meron ba tayong trend line dito? Pwede i-check natin guys, ano? Ayan, sa may baba. Meron ba? So base dito, meron. Right? So ito 'yun, no? 1 2 3 and 4. And sa part nito nabasag. Ayan. So basag siya, guys. So sa may ano natin sa horizontal support. So saan pwede? So possible, guys, dito. Ayan sa part na to, no. Okay, around here. Ah, diyan. So tingnan po natin kung magi-stop dito, no. Ayan si RSI. So tingnan natin. Tapos kay MACD, ayun, so nag-flip na pababa si MACD line, bearish. So, bearish pag ganyan. Ayan. Tapos so sa ating ano naman sa histogram, so bearish din to, no, lower highs eh. Ayan, so base po dito kay MACD, si BSE is bearish. Tapos sell off dito, oh. O diba sell off yan guys. So nagflip pababa si OBV. Ayan, so bearish, no. Ayan, so save natin. So what's next? Ayan, so syempre let's wait na masave, no. Ayan, si save din yan. Okay na. So next natin si dito. Check natin guys dito. So dito naman po kay dito, kung papansinin natin, so this is a huge bounce. Okay, so nag breakout pa nga dito sa may resistance natin, ano. Ayan. So sabi natin possible na mag retest. Okay, sabay trend line. So yun nga po yung nangyari, ano. Ayan. So nag-retest dito tapos bounce. Nice bounce, no? So bakit po natin sinabing significant bounce 'yan? Kasi kung papansinin natin, this is a breakout, 'di ba? So we have 1 2 3 4 and boom. So nag-breakout, no? 'Di ba? So sa part na 'to, tingnan natin kung masusustain, no? So support. So syempre dito ang support natin, ano? Sa 11.6 pesos. Okay? So kung bubuhusan pa 'yan, eh, possible, pwede babalik dito 'yan, no? Yan, kung talagang bearish pa. So tingnan natin dito, possible pa rin na bumalik. Sa 10 point, ano ba 'to? 10.85, no? Pesos. Ayan. So kung siya naman ay magre-retest, so ang target natin is here sa 12.85 pesos. O dyan, ano? Tapos yung second
second resistance natin is ito sa 13.85. So medyo malayo na to, no? O, dyan. So tingnan natin fresh breakout to. Di ba? Tapos so sa moving average 50. Okay, 100. Okay, ito yun, ano, si green 100, tapos si 200. Ayan, so still intact pa naman, ah, diba? 50, 100, tapos 200. Good. Tapos kay cloud, so check natin to si cloud, no? So flat pa din, guys. Okay, so hindi pa rin siya convincing na siya ay bullish, ano? So bakit? Kasi fresh breakout, eh. Diba? So pagka fresh breakout, ano ba yun, nabubulol pa. Pagka fresh breakout kasi, so meron pa rin tendency na fake out yan, ano? Or overshoot na tinatawag. So tingnan natin kung siya ba ay fake out lang, ano? Or talagang ano siya, real breakout. Ayan, so nabubulol talaga ako. Okay, so sa moving average, ay sa moving average tuloy. So dito po sa ating kay trend line, and so meron tayong trend line dito, eh, since noong March. So we have 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So medyo safe naman kasi nag-bounce sa may trend line, eh. Diba? So sa part na to, ang pinaka big deal naman ngayon is dapat pag breakout siya dito sa may horizontal resistance, no? Di ba? So series of touches to, eh. Ayun, ang dami, guys. Di ba? Ayan. So this is a significant resistance, ano? Ayan. So tingnan natin kung makakapanik. So what if kung hindi siya makapanik, guys? Eh de syempre babalik dito yan sa may trend line, ano, for sure. O dyan. So tingnan natin, no? Ayan. So dito naman kay MACD, so papansinin natin, siya po ay nag-print out na ng lower or higher low sa part na to, no? So this is huge. So tingnan natin bukas po kung si MACD line is magpi-flip na papataas. Ito kasi wala pa, eh. 'Di ba, wala pa siyang ayan, movement, ano? So pababa pa rin, guys, eh. So tingnan natin kung masusustain 'to, ano? Ayan, kasi nag-print out na dito sa histogram ng higher low. Ayan. So sign pa lang 'to, guys. Sign. Tapos kay sa volume, okay? So medyo nag-bounce, right? Ayan, kasi kung papansinin natin, parang ano to, yun, double bottom, ah. So, diba? So we have 1 and 2. Okay? Ayan. So sa part po na to, kay dito, magiging bullish tayo pag siya ay nag-print out po ng higher high sa OBV. Ayan. So wala pa naman pong higher high dito sa part na yan. Ah, diba? So pababa pa rin, eh, lower highs. So we have high, lower high, lower high, lower high pa rin, eh. Ah, diba? So tingnan natin bukas kung siya ay magpiprint out ng higher high, ano? Ayan, sa volume. So next po natin is, ayan, so wait lang, nagsisave, eh. Okay na. So next natin sa ER. Okay. So feeling ko maraming naipit, no? So very ano kasi yung ano ngayon, eh, market very optimistic, tapos ayun nga, guys, yung nangyari, no? Nagkabusan. AR ba? So, tama ba?
Ayun, so AR nga po, ano. So check natin dito sa daily chart. So binuhusan nga siya, guys, 'di ba? So sabi natin kahapon, so this is a dark cloud cover pattern. Okay, AR. So very obvious. Siya po ay nag-print out na ng confirmation candle, 'di ba? Na siya ay bearish. So sa part na to, so medyo na sa support. Okay. Pero kung papansinin natin, so meron tayong trend line dito, no? So we have 1, 2, 3, tapos okay. So sa part na to nag-breakout. And kung mag-extend tayo dito, guys, ng trend line, pwede extend natin to, no? Extend. So ang next support po natin dito is here. 0.0051 or 0.0048, no? So ito po yung range. Ayan, basta malapit dito, guys, sa 0.0051 to 0.0048. So ito po yung ating next support kay AR. Oh, ayan. Now, tingnan natin, ano? Tapos sa moving average, so 50, tapos 100, okay, 200, ayan. So okay naman. So what about sa ating cloud? So dapat flat yan, o, diba, flat. Ayan, so flat po siya. Si lower and upper, no? So what about naman sa ating mga indicators? So check natin, guys. So dito po kay RSI, so bearish pa rin, ano? Diba? Super bearish, oh. Okay. So dito po, okay, sa part na to, so meron ba tayong trend line? So parang wala naman, eh. Diba? So dito na lang tayo sa may ano niya. Support niya sa may horizontal, no? So ito yun, guys. Ayan. So right now, si AR is nasa support. So pagka hindi po nag-bounce yan, edi sell off ulit tayo, guys. Okay? Ayan. Kasi support to, eh. Ayan. So tingnan natin kung magbabounce, no? Tapos kay MACD, so bearish to pagka ganito. So nag-flip na po si MACD pababa. Diba? Si MACD line. So bearish, ano? Tapos dito sa histogram, lower high na po. So bearish pagka ganyan. So based po dito kay MACD, sa AR is bearish. So bearish yan pagka ganyan, ano? Tapos sa volume, eh, the sell off to. Ayun na, sell off. Ayan, so very obvious. So tingnan natin bukas kung magkakabuhusan pa rito kay AR, no? Or kung marami nang sasapo. Ayan, para umakyat yung price. Or mag-bounce, ano? Yung price. Ayan. So, tingnan natin bukas. So, bukas po is Friday. So, tingnan natin, ano? Yung sell-off effect na tinatawag. So, pagka daw Friday, bentahan time daw yun. Pwede tingnan natin, ano? So next is ito sa PHA. So dito kay PHA, to check natin to. So dito sa ating daily chart. So na-hit na po yung ating 2 peso range, no? 'Di ba? So na-hit na, guys, oh. So right here. Ayan, kasi meron tayong trend line dito. So we have 1, okay, tapos wait na, mag-adjust tayo na konti. Ayan, 1, tapos 2, 3, tapos breakout dito sa part na to. So bali kanina, so ano nangyari, guys? Okay, so binuhusan to, eh. Ayan, so not looking good. And kasi kahapon siya ay
bearish engulfing, ano? Di ba? So bearish pag ganyan. So sa part po na to, so there's a possibility na mag retest pa to dito sa part na to, no? Which is around sa 1 point, ano ba ito? 1.83 pesos and kay PHA, no? So tignan natin kung magre-retest dito yan. Ayan, so tignan natin guys. Okay. So sa moving average naman, so 50, tapos 100, tapos 200, so still okay. Tapos kay Cloud, so check natin si Cloud. So flat si lower Cloud, no? Tapos si upper Cloud is pataas pa rin. So base dito nagkabuhusan eh. Kaya sabihin natin siya ay bearish for now, no? Ito si PHA. So dito naman sa ating RSI, so meron ba tayong trend line? So check natin, ano? Meron ba? So I think wala naman siguro, no? So sa may support natin dito, so hanapin natin pinakamalapit. So pinakamalapit is here. So support po yan, ano? Since siya po ay nasa support si PHA, hindi dapat supposed to be magano yan. Magba-bounce, no? So what if kung hindi? Hindi, syempre, sell off, no? Sell off po guys pagka po hindi nag-bounce dito. Ayan si PHA sa may support. Excuse. Ayan. Tapos, so sa ating MACD guys, bearish eh. So si MACD line is nag-flip na pababa. So bearish yan pag gaganyan, ano? Tapos dito rin sa histogram, series of lower highs. So base po dito sa ating MACD, si PHA is bearish. Siya ay bearish, ano? Ayan, tapos okay, sa part na to, sell off din. Diba? O, sell off yan guys. Sell off. So, tignan nga natin kung magre-retest pa doon sa may sinabi nating trend line. Ano? Ayan kay PHA. So, let's wait nating masave. Eh, para bukas eh, ano. Hindi tayo gaano hirap. PHA, tapos next natin si ASEN. Ayan. So, check natin to sa ASEN, ano? So, dito kay ASEN, okay. So, nag-retest po sa may, ano natin, ano? Sa may trend line, di ba? 1, 2, 3, and 4. So, sa part na to, this is ano ba to? Parang spinning top, eh. Diba? So, hindi naman siya doji candle kasi medyo mataba yung ating body, ano? Ito. Ito si body. Diba? So, pagka kasi, ano yan, doji dapat isang price lang yan. Si open and closing price is iisa. So, since medyo makapal siya ngayon, diba? Ayan, no? 6.97, 6.95, eh. So, pwede po natin siyang i-consider as spinning top. So, sa part na to, so, possible pa rin na mag-retest dito yan, ano? Sa may 7.35 pesos. Dito, guys. Okay, so, possible mag-retest pa dyan yan. Then, yung support natin, ito muna, ano? 6.7. Okay, basta malapit dito, guys. Or here sa part na to. So, kung bubuusan, ano? 6.4 pesos. So, ayan. Tapos, guys, so, sa moving average naman natin, so, check natin, guys, ano, moving average. So, 50. Saan yung 50? Okay, so, medyo malapit. 100.
Okay, tapos 200. So okay pa naman guys, ano? Si Isen. So what about naman kay Cloud? So flat din guys. Flat si lower and upper Cloud. Oh yan. Kasi hindi naman siya convincing eh na siya ay bullish eh, di ba? Oh ayan oh. So tignan natin. Okay. So okay sa part na to kay RSI. Wait lang. Okay. So retest to guys, no? Ay sa may resistance natin. So pagka po hindi nakapanik, pwede babalik sa may dati yung ano pwesto, no? Sa may support. Ayan, so dito yung pupunta. Kung siya ay di makakapanik. So what if kung makapanik, eh di good, no? So pwede siyang ano dito makapanik at i-retest si trend line. Ayan, so trend line kasi yan eh. O, diba? Tapos kay MACD. So medyo maganda na si ASEN dito, no? Kay histogram, series of higher lows. Tapos medyo medyo bumabaloktot na rin tong si ano na si MACD line. Pero tignan pa rin natin ano yung ano dito situation. So dito naman sa ating volume, so nag-print out na po siya ng higher high sa part na to, 'di ba? So we have here high, higher high, tapos low. So ito si low, tapos higher low. So looking good naman dito yung volume ano kay ASEN. So since siya po ay nasa resistance nga, okay, sa may price action, so tingnan natin ano kung siya ay magbe-breakout dyan or retest lang po ayun sa may trend line natin. Ayan, so save natin, save natin sa ASEN. So what's next? So next po natin ay si sino ba? ASEN, tapos ito si MRC. So check natin to. MRC. Okay. So binuhusan din to guys, eh. 'Di ba? Okay, so na-hit pa nga to oh. Si 0. Ano ba to? 0.6. Okay. So sa part na to, marami tayong trend line dito kay MRC. So dito po, so possible mag-retest pa dito yan sa may support natin, which is around 0.67 ano, peso. Ayan sa part na to, tingnan natin. Or here sa part na to, 0.62. Ayan sa may second trend line natin sa baba. So yung first dito muna, and yung second is here. Ayan, so tingnan natin ano. Tapos sa moving average 50. So almost nag-touch dito sa 50 day natin ano. Si week, o di ba? So almost na hit guys. Tapos kay 100, so medyo malayo naman si 100. Tapos kay 200, ayan. So good pa naman yung kanyang mga ano no, moving average. So what about naman sa Cloud? So okay, Cloud, so flat dapat yan. Ayan, so flat nga po ano si upper and lower Cloud. So what about naman sa ating mga indicators? Let's start with RSI. So dito po sa RSI natin, meron tayong trend line na sinasabi no, di ba? So we have here 1, 2, 3, 4 and 5. So tingnan natin kung magbabounce to sa MRC ano. Pero kung titignan natin, nakasaw-saw na dun sa may baba eh. O yan, so tingnan natin bukas kung yung mangyari dito ano, kay MRC. Tapos kay MACD, so this is very bad. Kasi kung papansinin natin, si MACD line is nag-flip na pababa. So this is a bearish sign ano, pagganyan. Tapos, so sa histogram, series of lower highs.
So pagka po ganito, bearish yan, ano? So base po dito kay MACD, si MRC is bearish. Okay. So what about naman sa volume? So sa volume po, so almost na hit na yung ating sinasabing trend. So we have 1, 2, and 3, ano? So tignan natin kung magbabounce. Magbabounce dito sa may support and trend line natin. Ayan. So tignan natin guys, ano? Kay MRC. So save natin yan. So what's next? Si ABA ba? So next natin is eto. Si ABA, no? ABA. So check natin to guys. Okay, so binuhusan din po, ano? Bearish. Okay. So sa part na to, hindi pa po talaga na-fulfill totally yung ating gap up pattern. Ayan. Kaya meron pa ring tendency to na mag-sell off, no? So ang next natin is here sa may 0.9. So dito guys. Ayan, para ma-fill yung ano natin, ano? Gap up. Ayan. So sa weekly chart, i-check natin guys. Okay, so wala naman tayong makita rito sa part na to. So sabi natin sa may 0.9, ano? So possible nga dito, malapit dito guys. Sa 0.9 nga. Yung support dito kay ABA, ano? Base po ito sa weekly chart. So babalik tayo sa daily chart. So possible nga dito guys. 0.9, ano? Peso. Ayan. So tingnan natin kung ma-fulfill totally yung ating gap. Tapos sa moving average, 50. Tapos 100. Okay pa naman, ano? Kasi pataas naman sila. Tapos 200. Ayan. So okay. So what about naman sa ating cloud? So dito po kay cloud, so flat, ano? Ayan. Kasi nga po, siya po ay nag-print out ng lower high. So we have here high tapos lower high guys. 'Di ba? So bearish na. So dito po kay RSI. So base po dito. So meron tayong parang trend, right? Ayun oh. 'Di ba? So series of touches, 1, okay, 2. Okay, sa number 2, ano pa nga eh? Hindi pa siya nag-touch totally, oh, 'di ba? 2 3 4 at tas ayun pa. So tingnan natin kung mag-hold sa part na 'to, no? Okay, sa RSI natin. So i-check natin 'yan. So dito naman sa dulo-dulo, meron ba? Okay, so medyo hindi convincing eh. Okay, so let's say ito guys yung ating trend line sa baba. 1, 2, and 3. So, tingnan natin, ano? Kung mag-hold sa part na yan. At magbabounce, guys. Tapos, so, kay MACD naman, so, medyo nag-flip na rin tong si ABA, ano? Diba? And sa ating histogram, lower high. So, bearish po pag gaganyan, ano? So, base po dito, kay MACD, si ABA is bearish, ano? In short term. Ayan. And here, kay volume, so sell off. Okay, so very obvious guys. Sell off. Eto. No? Ayan. So, i-save natin. Tapos, yung last is si MM ba? Si MM ata, guys. So, i-check natin, ano? Ayan. Super tagal mag-save. Ayan. So, okay na. MM. Check natin to. So, dito po kay MM, kung papansinin natin,
Okay, so pinush no upside. So almost nag-retest dito sa ating resistance, which is around 8 point something ano pesos. Pero binuhusan din, guys, so, 'di ba? So this is what pattern 'yan? Shooting star. Okay? So pwede ba nating sabihin ano 'yan? Shooting star. I-search natin ano, shooting star. Shooting star sa taas. Bearish, bearish. So check natin ano. So dito po, guys, eto. Ayan, shooting star nga. Shooting star, ayun na, di ba? So pagka shooting star, so it is a bearish top reversal pattern that may appear in an uptrend and warns of a possible trend reversal. So possible pa lang to, guys, na siya ay reversal, no? Ayan. So tignan natin. Kasi siya po ay nasa support pa rin naman, ano? Ha, diba? So tignan natin kung mag-hold dyan. So what if kung hindi mag-hold, guys? So bali pagka hindi nag-hold dyan, edi sell off yan, ano? So possible na target is here sa may trend line, which is around 6.8 to ano ba ito? 6.65 pesos. O dyan sa part na to. Yan, kasi trend line yan eh. Ha, diba? Na-drawing na trend line natin yan. No, ayan. Tapos sa moving average, so 50. Tapos 100, okay pa naman ano. Diba? 50, 100, tapos 200. Ayun, so hindi kita. Tapos kay Cloud, so medyo flat, okay, kasi siya pa rin ay lower highs eh, diba? High, lower high, lower high pa rin eh. And so wala pang real breakout, no, dito kay MM. So nag-struggle pa din siya. So what about naman sa ating mga indicators? So dito is binuhusan eh, diba? Ayun na, binuhusan siya. 1, 2, tapos 3, tapos 4. And kung papansinin natin, okay, so mag-extend tayo ng support. So medyo binuhusan dun, ano? Medyo hindi kumapit. So bali dito, series of lower highs, high, lower high, lower high, bearish. Low, lower low, lower low, bearish po. Ayan, so bearish yan, guys, no? So very obvious naman. So dito, what's next? Support. So wait lang at magbura tayo ng konti, no? So support natin dito kay MM is possible dito na. Ayan, sa part na to, no? O dyan. So tignan natin kung siya ay bubuhusan bukas dito. Tapos kay MACD, series of lower lows pa rin. Okay, so wala pa po tayo ditong higher low kay histogram. So bearish pa rin niya pag ganyan, ano? Tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. So bearish po, ano? Si MM, base po kay MACD. So what about naman sa volume? So dito sa volume, so medyo nag-bounce, pero hindi pa rin siya convincing, ano. So bakit? Kasi kung papansinin natin, hindi pa po siya nagpi-print out ng higher high. Ayan, so dapat siya ay makapanik sa part na to. Ayan, sa may resistance, no. Ayan, so okay na. And I think tapos na po tayo sa ating video for this day. So salamat po sa inyong panonood at sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. So, see you po ulit sa next video. Bye-bye.